Good morning po, Mr. De Leon, sir. Magandang umaga po. Magandang umaga po sa inyo at magandang umaga sa ating mga kababayan. Yun. Opo, at yun na po, pinag-uusapan natin dito. Ito pong hanggang ngayon ay hindi naman natatapos na issue nitong NCAP. No? Ito pong nasa camera ang pera. Na no contact apprehension program na pinatupad po ng ating mga LGUs. And I believe you're one of the petitioners po ba? Tama po ba? Sa Korte Suprema? Hindi po, pero magjo-join po tayo doon sa petition. Magmo-motion to join po tayo. Yes, oo. Oh. At, sabi mo, Stop NCAP Coalition, ano po ang nag-compel sa mga grupo natin sa transport sector para, alam naman natin, marami pong differences din, kahit pa paano, no? Pero mukhang naging unifying factor sa inyo o unifying issue sa inyo, ito pong NCAP. Totoo po, no? Inumpisahan po natin itong Stop NCAP Coalition last year. Mm-hmm. Nung niratsyada ng Quezon City ang ordinansa, yes, na nasa camera ang pera. Oo. Yung NCAP. At doon po, doon nag-umpisa ito at nagsama-sama yung mga pinakamaliliit na sasakyan hanggang sa pinakak. Ganun din sa mga transport group, yung mga jeep, UB Express, TNVS, taxi, motorcycle taxi, pati po mga tricycle, sumama po dito sa Stop NCAP Coalition. Para po kahit papaano, mapahinto itong NCAP at yung medyo nagluloko po yata yung pamahalaan. Actually, ito pong sa Quezon City, I think they should have implemented this nung July. Full implementation, ano po? Itong July. Opo, pero last year pa po yan, before election, ang alam ko, November dapat nila i-implement. Kaya lang mag-i-election. Ah, oo. Siyempre, kaya medyo, hindi nila ito. Baka medyo mabawasan ang boto. Kaya... Totoo yan. Ay, malamang matatalo yung mayor ngayon dyan kapag in-implement niya noong November. oo nga. At, ito pong issue ng NCAP, tama po ba yung dinidiscuss ko kanina na talagang napasakit sa bulsa nito, sa, lalo na yung mga miyembro ng TNBS na yung iba nga dyan, hulugan lang yung unit, di ba? Hmm. Biro mo, wala kang dadaanan sa Metro Manila na hindi ka ma-hold up nitong NCAP. Wala ka naman kaalam-alam na yung palang pinagpaguran mo na maghapon, kulang pa sa ibabayad mo sa bawat paglabag mo sa NCAP, di ba? Totoo yan, sir, kasi ang ating mga kasamahan na driver sa TNVS, ang minimum na biyahe niyan sa isang araw, paikot-ikot sa buong Metro Manila, nasa 12 hours. Okay. Talagang kahit na sumusunod ka sa batas trapiko, kahit disiplinadong driver ka, hindi maiiwasan na magkamali, lalo na yung mga timer, yung mga dyan, huli ka kagad sa camera. Kapag yung mga lubak-lubak na iiwasan mo, mag-swerving ka agad yun. Magtakin mo, 2,000 pesos ang first offense dito. Magkano lang po ba ang kinikita ng mga driver? So, talagang ito, pahirap po ito sa lahat po ng pampublikong sasakyan. Okay nga, kinukwento ko nga kanina, Boss Leonard, galing ka ng Cavite, papunta ka ng Maynila, dadangan pa rin niya, kaya nagkaroon ka ng infraction doon, 2,000. Di ba? Mm-hmm. Pagdating mo dito sa Maynila, yari ka na naman, 2,000. Provided na isang beses ka lang na NCAP, di ba? Biro mo 4,000 maghapon, dalawang lungsod lang. Kung gumawi ka pa ng Quezon City, patay ka na naman doon. Umikot ka na sa San Juan, yari ka rin doon. Nagawi ka ng Valenzuela, yari ka rin doon. In other words, mga kababayan, ito nga, kung napatupad din sa Muntinlupa ito, di wala ka nang iikutan na, di ba? Biro nyo mga kababayan, isang araw, ang isang TNBS driver, tatamaan na 10,000. For every violation sa isang lungsod na may NCAP. Every violation po yan. Kagaya niyan na, di ba, meron pa silang penalty dito, sir. Yun pa, iba pa yun, di ba?
Yung hindi mo kagad nabayaran yung penalty mo, mag-i-interest pa. Totoo ho yun. Parang Bombay, may patubuan. Oo nga. Ano naman ang naging reaksyon ninyo sa magandang naging desisyon ng Korte Suprema? Pansamantala, di ba? Pansamantala. Talagang malaking bagay po ito dahil ang tutusin po, ang talo dito talaga yung ating mga kababayan dahil pagdating na panahon kung ma-implement ang ganitong klaseng no contact apprehension na sistema sa ating sa dito sa NCR, mauubos po ang pampublikong sasakyan dahil hindi na nila mairehistro ang kanilang mga sasakyan. Kaya itong desisyon ng Korte Suprema na ipatigil at i-review muna, malaking bagay po ito. Tayo sa Stop and Cap Coalition, nag-uusap-usap po kami kung paano maiayos. May mga sanggun, sinasangguni namin at nagbibigay din kami ng solusyon. Hindi lang kami reklamo na reklamo, kundi yes, nagbibigay din kami ng suggestion tama sa ating mga pamahalaan. At kulang lang talaga ito sa, maganda po ang NCAP eh, kasi nadidisiplina rin talaga yung mga tao. Pero kulang po ito sa konsultasyon, kaya humantong sa ganito. Yes, pero yung side ng, yung sa side naman po ng penalty, talagang hindi po naman katanggap-tanggap ito. Talaga namang obvious na ninegosyo nila. Oo. Yung itong NCAP. Kaya kami po sa Stop NCAP Coalition, kung may mga maliman na huli, na violation na ipinataw sa mga motorista at napatunayan ito na mali at siningil po nila ito, talagang hihingin po namin na i-refund ng local government unit or itong private provider ng no contact apprehension, i-refund nila yung pera ng taong bayan. Kasi million-million po. Million-million po yung nakuha nila sa taong bayan. Alam nyo, nangyari na to sa Paranaque. Nung ikinontest itong mga U-turn slot na ginawa nila, pinakialaman nila yung mga linya sa kalsada, yung mga lane markings. Alam nyo, nag-refund po ang Paranaque. In fairness. Kaya ito, umaasa po tayo kung madidesisyonan po ito na mali ang pagpapatupad dito pag yung sinasabi nilang unconstitutional, siguro naman dapat isoli nila ang pera ng taong bayan. Oo. By the way, ngayong merong TRO, na-verify na ba ninyo ng grupo ninyo yung sinasabi sa akin ng ilang mga taga-LTO na hindi ka pa rin pwedeng mag-rehistro ng sasakyan hanggat hindi mo na settle yung ikang back account mo sa NCAP? Yan po ay hanggang kahapon lamang. Kaya po, nag-usap kami sa Stop NCAP Coalition kapag hindi nila inirehistro ngayong araw. Ngayong araw, yung mga NCAP na may mga NCAP violation, sa Lunes po, pupunta po lahat ng mga hindi marehistrong sasakyan sa LTO. Pero kapapasok lang po ng report sa akin, tinatanggap na po ng LTO ang mga rehistro. Unang-una po yan dito sa inyong programa na i-announce natin yon. Kaya po, dun sa mga kasamahan natin na merong NCAP violation, maaari na po kayo magpunta sa LTO at pwede nyo na pong irehistro ang inyong mga sasakyan. Yeah, maganda yan. Kasi sa totoo lang, alam mo, Boss Leonard, can I call you Leonard, Boss? June na lang po, June. June, okay. Alam mo, Boss June, malaking pagkadismay ako rito kay Guadis eh. Di ba? Nung una, kasi sabi niya, ina-admit niya na ang traffic violation is personal to the driver. Di ba? Why penalize the vehicle owner? Which is TNBH ganyan eh. Tama ba yung sinasabi ko ng iba nga sa inyo, mga OFW yan eh, na namumuhunan dito sa mga ban-ban na ito para kahit pa paano umiikot ng konti ang pera nila dito sa Pilipinas habang nagpapakapagod sila dun sa abroad. Ano naman kinalaman ng OFW dun sa Dubai? Di ba? Sa violation ng nakuha ng driver. Pinapaliwanag po natin yan na hindi po natin disiplina ang mga driver. Bakit? Kasi hindi naman sila yung pinipenalize ninyo. Yung may-ari ng sasakyan na walang kasalanan. Paano mo madidisiplina yon? Kaya po lumabas nga po ito. Kaya sa tingin ko, ito yung naging basehan din ng TRO na ninenegosyo nyo itong mga may-ari ng sasakyan. Tama porket po. Walang maibayan siguro itong mga pobreng driver,
eh balikan natin yung may-ari ng sasakyan. Yes, so, sa tingin ko ito, ito yung nakita ng Korte Suprema para para ipahinto ito. Oh, kasi nga po itong si Guadis nung una, yan ang sinasabi niya, bandang uli, nakita natin, 'di ba? Naglaban bawi na siya. Nung una, hindi, pwede yan. Then, ngayon, hindi pwede. Gagawa na lang tayo ng Committee de Pisteos, yung technical working group na diyo, ano, pag-aaralan itong NCAP. In the meantime, tuloy. Di ba? So, nakikita natin ba ganito ang paninindigan itong si Guadis. Di ba? Alam nyo. Sino ba kumausap dito para magkaganito ito? Di ba? Kaya nga, alam nyo po, si LTO chief natin, ayaw niyang ilabas yung pangil ng LTO. Sayang ang posisyon niya. Mantakin mo, ito ha. Hindi niya, inantay niya pang mag-lift ang mga LGU ng suspension ng NCAP para ma-lift yung tag. Baka kaya namang gawin ng LTO yan eh. Sayang naman yung posisyon ni LTO chief kung hindi niya kayang gawin. Nakikiusap siya sa mga LGU. Aba, parang mali naman yon. Pero nagpapasalamat pa rin kami sa ngayon panahon na to dahil ginawa pang bida yung mga LGU dito dahil nakiusap yung LTO eh. Pero mali po ito. Dapat si LTO chief. Oh, dapat si LTO chief, siya na mismo, sabihin niya, mali itong implementasyon nyo, ititigil natin ang tagging. Dapat ganun. Hindi nga, hindi po yun ang nakita natin dito kay Guadis eh. Ngayon, mabuti meron kang daladalang good news dito sa ating programa na kaysa ika nga mag-rally kayo doon sa LTO at ipanawagan ng pagsubak dito kay Guadis, ngayon palang araw na ito, ipinapayagan ng irehistro yung mga may NCAP violation. Tama po. Ayun, oh yan, mga kababayan. Pinakabago. Oh. Ayun, ngayon lang daw po ninyo narinig yan. Naka-scoop po ang ating programang Meet the Press on air. Ayun po, pwede na po ninyong irehistro ang inyong mga sasakyan na nabiktima, yes. Natag nito pong NCAP, no? At tama rin yung ano ninyo na mag-refund sila, hindi ba? No. Mag-refund sila total. Ang tingin natin dito, Boss June, hindi po mahihirapan ng mga LGU na mag-refund kasi sila po ay merong special account sa banko para lang po dito sa NCAP. Hindi nila pwede sabihin, teka muna, isosort out muna namin yan kasi nasa general fund dyan. Alam mo naman, pera doon, naluhalo. Tama po kayo. Hihimayin pa namin yan. Tama dito po sa NCAP, may sarili po itong bank account na ang may access lang po yung mayor at saka po itong kanyang mga joint venture partner. Ito pong Q-Pax. Oh. Totoo po yun. Nagulat nga po kami nung nakita namin yung ordinansa na ito pala yung napupunta sa special fund. Special kumbaga trust fund ito. Trust fund ito doon na pupunta at ang nangangasiwa nito ay siyempre yung mayor at may mga trustees siya dito. Oo nga. So anytime pala pwedeng i-withdraw ito at gawing gastusin kung saan. Hindi pala ito napupunta sa general fund. LGU. Sa tingin ko kaya kinuha nila ito para mabilis. Diba, Boss John, kung magre-refund sila, mabilis lang yan. Kasi nakabukod yung account eh. Oo, makamak. Oo. Totoo po yun. Kasi kung mabilis silang maghatian, mabilis din dapat sila mag-refund. Yun, dapat. Tama. Hindi, pasensya na po kayo mga kababayan sa lingwahe po ni Boss John. Pero yun po talaga yun. Mabilis po ang partiyan ng hatian nung joint venture tsaka po LGU kasi isang account lang po, special account po yan eh. Yun. Diba? Hindi na po yan dadaan sa Taliwanagin lang natin yung hatian. Kasi totoo naman sinasabi ng mga mayor, si Mayor Gatchalian, sinabi niya, may hatian kami, 70-30. Oo. Ayun, yun yung sinasabi nating hatian. Kung mayroon pang iniisip yung iba na hatian, sila na po bahala doon. Aba, basta po malinaw dito, talaga pong may hatian dito, yung joint venture, yung Q-Pax. Q-Pax pala ito. Lagi akong nalilito dito. Una kong mga pakinig dito, Dupang eh. Q-Pax pala ito. Ay, taka po LGU, meron po talagang malinaw na hatian yan. So, hindi po, wag pong lagyan ng Malaysia yung word na hatian. Sapagkat talaga pong meron silang pinag-hatian dito. Nasa ordinansa po yun. Opo, ang sinasabi lang din po natin dito, mga kababayan, mabilis po kayong makakapag-refund kayong mga LGU dahil gumawa kayo ng special account para dito. At sana naman ay when do you plan to file your intervention na Boss June?
Actually, pinagpaplanuhan namin yan. Kasama naman natin si Attorney Inton. Siya yung pangunahin na legal consultant natin dito. Kung ano yung magandang gawin. Iba itong mga kalaban natin. Siyempre, LGU na yung kalaban natin dito. Pagtatanggol nila yung siyempre yung ordinansa nila na palpak. Pero nananawagan pa rin tayo. Naniniwala pa rin ako na may mga leader pa rin tayo sa local government na titindig para i-repeal itong mga ordinansa na ginawa nila. Sana, yan, umaasa tayo. At hindi lang sila tumingin sa pera sana. Yes, yan yung mga panalangin natin. Kasi alam po ninyo, alam mo, Boss June, tsaka mga kababayan, ang tingin ko rito, pagka po kayo, mga LGU, ang natalo po sa Supreme Court, alam po nyo kasunod na mangyayari po dyan, kayo po ay makakaladkad sa ombudsman. Yan po ang implikasyon ng labanan ngayon sa Korte Suprema. Pag natalo po kayo dyan, ombudsman po kayo lahat. At pag minalas-malas po kayo, hindi po kayo aabot ng 2025 election dahil suspendido po kayong lahat dyan. Ako, baka dyan, maubos. Baka maubos lahat ng konsehal. kung uubusin po ng NCAP itong ating public transport, uubusin naman po ng ombudsman yung mga konsehal na pumirma lahat dyan sa resolusyon, sa mga ordinansa na yan. Diba? Ayan yan. Yan po ang implikasyon yan. Kaya sinasabi po namin sa inyo, mga mayor po, hindi po biro-biro itong laban po sa Korte Suprema na sinusulong po ng not ng Stop and Cap Coalition. May paglalagyan po kayo dyan. Kaya sana po, pakinggan ninyo sinasabi ni Boss June na ngayon pa lang manindigan na kayo. Di ba? Manindigan na kayo sa isang bagay na alam naman ninyong mali, tutulan na ninyo ngayon pa lang. Kasi pagka at the end of the day pa, pasensyahan tayo dyan. Siguro, Boss June, sa dami ng pinerwisyon nitong NCAP na ito, merong mag-iisip dyan na kaladka rin itong mga ito sa Supreme, sa ano, ombudsman, hindi ba? Dapat talaga. Totoo po yun. Kapag napatunayan din po namin, kami mismo magpa-file sa kanilang kaso sa ombudsman. Hindi po namin sila sisinuhin. Dahil mali, kung mali po talaga ito, sa tingin namin, ito ay mali. Talagang, sa tingin ko, may makakasuhan dito. Sana nga, meron pa rin talagang konsehal na mag-file na i-repeal itong ordinansa nila. Ayan, mga mayor, yung mga bata nyo dyan sa konseho, medyo ngayon pa lang, mag-proactive na kayo. Sulsulan nyo, sulsulan. Sabihan nyo na, mag-file ka naman ng reso na ano, i-repeal natin yan. Di ba? Lahat kayo libre. Otherwise, panindigan po ninyo yan, hindi sama-sama po kayo lahat masususpindi ng ombudsman. Dahil napakatibay na ebidensya po dito, yung magiging desisyon ng Supreme Court, sakaling paburan po ang pagpapatigil dito. Yan po pinakamatinding ebidensya. Wala po kayong kalusot-lusot dyan. Dahil hindi nyo po pwedeng questionin ang decision po ng Supreme Court. Di ba? So, medyo... Tama po si Boss June dito. Ngayon pa lang, yung mga bata nyo dyan sa konseho, kagaya sa Maynila, wala namang minority. Di ba? Lahat, majority. Maski sino sabihin nyo dyan na magpal ka na ng reso. I-repeal na natin yan. Yan po ang implikasyon yan. So, moving forward, ano pa ang ibang plano ng grupo ninyo? Sa ngayon, yung plinano po namin kahapon na pagtulak sa LTO ng mga unregistered, i-hold po muna natin at minomonitor po natin yung mga pagrehistro ng ating mga kasamahan sa transport group. Pero may problema nga itong LTO dahil mairirehistro muna nga yung mga may NCAP violation. Ang problema naman, yung proseso ng pagrerehistro ay umaabot sa isang linggo. Ah, ganun dahil ba? Napakatagal. Oo. Hindi natin alam. Nagtuturoan yung LTO tsaka yung Dermalag. Oo nga. Nako, isa